Bawat araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Do Not Abuse Your Fellow Men. Purihin ang ating Diyos na Diyos ng anumang bagyo, Diyos na maaari nating pagkatiwalaan. At ang isa pong kamanghamangha sa Diyos na ito na maaari tayong ilipad sa ibabaw man ng malalakas na hangin at unos, Siya isang Diyos na mabait. Siya isang Diyos na mabuti at Diyos na maibigin sa mga kawawa. Sa Bible po sa Luke chapter 6 verse 31, makakita tayo po ng isang napakagandang halimbawa ng kautusan ng Diyos. Do to others as you would have them do to you. At ayaw na ayaw po ng Panginoon na merong naaapi, merong nakakawawa. Kaya ang utos sa Exodus 22:21-22, Do not mistreat an alien or oppress him. Do not take advantage of a widow or an orphan. Huwag daw tayong mang-aapi ng mga mahihina na ngayon ay kinakatawan ng mga foreigners na wala silang kamag-anak, wala silang support system, walang magtatanggol sa kanila, o kaya ng mga balo at ng mga ulila. Napaka mapagmahal ng Diyos, lalong-lalo sa mga kawawa, sa mga api, at sa mga inaabuso. At ito po ang ating tema ngayon, You shall not abuse your fellow man. Dapat hindi nang aabuso ng kapwa-tao. Aming Diyos, salamat at kayo Diyos na maibigin, Diyos na makatarungan, at Diyos na kumukupkup sa mga kawawa. Turuan niyo po kami na magkaroon ng pananaw gaya ng inyong pananaw. Turuan niyo po kaming matuto mula sa inyong mga salita at ang aming buhay maiayon namin sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po ang aming mga karumihan, punan ang aming mga kakulangan, at bigyan kami ng kakayahang maunawa kayo. Kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Tuntungan ang inyong paa at kaluwalhatian ang inyong lingkod at mapaglingkuran ang pangangaral ng salitang sa inyo magmumula. Nawa, payamanin niyo ang aming isip at linisin ang aming espiritu. Itaas niyo ang inyong pangalan lamang at hanguin kami sa aming mga kamangmangan at hanguin kami mula sa aming mga pagkakamali. Speak with power and majesty, walk in our midst, dispense blessings to your people, glorify yourself, O God. In the name of Jesus, our teacher, we pray. Amen. Ayaw na ayaw po ng Panginoong Diyos ang nang-aabuso ng kapwa. What are some forms and some ways of abuses inflicted on our fellow men? Marami, subalit nais nating suriin ang ilan at tingnan ang ating mga sarili kung tayo po ay may pananagutan sa ganitong bagay. Isang uri ng abuso is abuse of authority. Naging topic natin yan kamakailan. Abuse of position. By whom? By elders. Siyempre, ang pwede mag-abuso ay may kapangyarihan, yung may mataas na ranggo o kalagayan. Mga nangunguna, mga nakatatanda, at maging mga magulang. Ephesians 6:4, Fathers, do not exasperate your children. That would be a form of abuse of authority. Habang ang karamihan naman talaga at higit na nakararami ng magulang ay mapagmahal, merong mga ilan-ilan na abusado rin sa mga sariling anak. At habang ang isang tao ay maaring mapagmahal na magulang sa ilang larangan ng buhay, maaring may larangan din ang buhay ng tao rin yun na abusado sa sariling anak. And one way is to abuse one child in favor of another. Kung ang mga magulang po ay may favoritism, naabuso ng naabuso ang isang anak para sa ikagiginhawa at ikabubuti ng isang anak naman, at yan ay hindi marapat kahit pa nga magulang ang nangaabuso.
sapagkat napakahirap tanggihan ang pang-aabuso ng sariling magulang, kaya dapat ang magulang ay mapagbantay, baka umaabuso na siya. Baka yun namang medyo malakas ay sobra na niyang pinahihirapan para dun sa medyo mahina-hina. Baka yung meron-meron ay sobra na niyang kinukuhanan para dun sa wala, na kung minsan ay kaya naman wala ay dahil sa katamaran at kabatuganan at na-spoil na ng magulang. This is a form of abuse. Another abuse of authority is abuse by rulers. Kung yan may mga monarch o kaya elected officials o kaya ay mga basta't mga may kapangyarihan na mangmuno. As can be seen nearly everywhere around the globe, there is abuse of rulers. They betray the trust given to them by the people that put them in power. Another abuse is abuse by overseers, even in the context of the church systems and religious organizations. Nakakabalita po tayo ng napakarami mga abuso, maging nung mga pastol na dapat ay nag-aalaga sa kanilang mga nasasakupan. Titus 1:7, since an overseer is entrusted with God's work, he must be blameless, not overbearing. At bakit may ganitong mga regulasyon? Dahil may mga paglabag dun sa diwa ng ganitong kautosan, kaya nagkakaroon ng mga kautosan. 1 Timothy 6:8, deacons are to be men worthy of respect, not pursuing dishonest gain. Napakarami po ng mga pag-abuso. Pati ang mga disciples ng Panginoon ay may mga tendensing mag-abuso, nagko-contest kung sino uupo sa kanan at kaliwang panig ng Panginoon doon sa presidential table, kung sino ang magiging mas dakila pagdating ng araw. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa Mark 10:42 to 43, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Nililinaw ng Panginoon na hindi kayo mamumuno tulad ng pamumuno ng mga taga-sanlibutan. Kung guys yung mamuno dito sa ating kapatiran dahil ang naakala nyo yung magagaya ninyo mga pag-aabuso ng mga namumuno sa iba't ibang mga structures of power, halimbawa ay sa pamahalaan, nakakamali kayo, hindi ganyan ang patakaran sa kapatirang espiritual. Another abuse that we inflict on fellow men is abuse of relations. Personal relations, legal or official relations, even corporate relations. Napakaraming nangaabusong kapatid, kamag-anak, pinsan, bayaw, hipag, kababayan. Napakaraming nag-aabusong ka-opisina. Oras lamang na na-identify ang isang tao with a powerful personality, itong na-identify na to, marami ng abusong gagawin. Akala naman ng mga pumapayag na mga abuso siya, yun ay may blessing nung nakakataas, kaya hindi na lang kumikibo. Kaya po, kung ang isang tao ay may mataas na posisyon, ay maingat na maingat siyang hindi siya nape-perceive o kaya ay napagbibintangan na napakaraming mga kaibigang malalapit na, basta na lang pagbibigyan ng mga kaibigan na ito, kahit anong asal at kahit anong gawin. Sapagkat oras na kayo na-identify as close to power or to the powerful, many people will give way to you though you're abusing. And so to prevent this, powerful people have to be watchful as to who is identified with them. Because many, many people will abuse, lalo mga kamag-anak. Mga kamag-anak na hindi naman nakipagpuyat sa'yo nung nag-aaral ka hanggang hating gabi. Mga kamag-anak na hindi naman nakipaghirap sa'yo nung nagtatanim ka at nagpapaunlad ng iyong isipan. Mga kamag-anak na hindi naman nakiluha sa'yo sa mga kalungkutan mo sa pag-iisa, sa paghahanap buhay, pero gusto lahat kaparte sa iyong kita. Mga kamag-anak na gusto ay kasama sa iyong kapangyarihan, pinsan ko si mayor, hindi naman siya yung ibinoto ng tao, ay hahara-hara at nagpapart kong saan-saan na bawal, mga abusadong kamag-anak. Kaya dapat talaga, walang kamakamag-anak, walang kapakapatid, walang kaibigan pag may kapangyarihan. Of course, I'm reminded once more, and I have told you about this king several times, this king of France, who as a child had a very close friend. At nung siya ay naging hari na, if I'm not mistaken, this is Louis XIV. Nung siya ay naging hari na, ay yung kanyang kaibigan ng kanyang kababata ay mayroong gustong pabor na hinihingi sa kanya, na ibig sabihin, kailangan may mga masacrifice sa ibang tao para ibigay niya yung pabor dito sa kanyang kababatang kaibigan. At hindi niya pinagbigyan. At sabi ng kaibigan, I thought you were my friend. At sabi ng hari, the king has no friend. Hindi ibig sabihin that the king is snobbish, that the king is unreachable, but that
in terms of disposal of his duties, in terms of being king and governor, he will not give special favor to anybody called friends. Sabi niya, the king has no friend. Kaya napakahirap nung namumuno ka, hindi ka maaaring makipagpalagay ang loob at makipagkabigan sa marami. Kasi yan ang pupunta sa'yo ng hating gabi, yan ang pupunta sa'yo, bubulong-bulong sa'yo, may kailangan siya, may ipapaapi, o may naapi siya na gusto niyang mapagtakpan ang kanyang mga pangaapi at kailangan niya ngayon yung siya ipanigan ng makapangyarihan. So if you have any power at all, be wary of your relatives. Be wary of your friends because you might be tempted to betray God's trust. And sometimes, it comes in the form of the people's trust. So, abuse of relations can come into misrepresentation. Pinadala ako dito ng kuya ko, ibigay mo daw sa akin ng ganun, yung pala hindi. We know of several secretaries of high government officials who make a lot of money by extorting money from those who need the signature of the government official. Yung government official naman, pumipirma lang dahil tama namang pirmahan na. Yung sekretarya pala, hinihingan yung mga nagpapapirma. Walang kamalay-malay yung boss dun sa loob, yumayaman na yung sekretarya niya. Misrepresentation, misidentification, and even projection. All some people need is one photograph with a governor or a senator or a president or a mayor at pagkalaki-laki na yun, pinapakita na niya sa lahat ng tao para ipakitang malapit siya doon at para pagsamantalahan na niya ang kanyang influensya. Of course, kamag-anak ng mga abuse na yan of others is abuse of trust. Ewan ko gaano karami sa inyo mga kapatid at huwag na kayo magtaas ng kamay. Ang nagtiwala, pagkatapos yung pinagtiwalaan nyo, inabuso kayo. Siguro lahat tayo magtataas ng kamay. Bakit ang mga tao, oras sa pagtiwalaan mo, ang kakasunod na gagawin, mag-aabuso? Oras sa pinagbigyan mo, ang kasunod nun, mga abuso. Kahit mga empleyado, bigyan mo ang mga empleyado ng mga privileges, mamaya, duty mo nang ibigay yon. Minsan ka lang magregalo sa isa pag birthday niya, duty mo na every birthday, ina-expect na gagawin na yon. Pagtiwalaan mo ng susi ng bodega ang isang empleyado at mamaya nanakawang ka. Pagtiwalaan mo na pwede niyang puntahan ang iyong refrigerator, mamaya ang dami na niyang dinudukot-dukot. Iwan mo ang iyong bahay at pagka hindi naman yung bantay mo, doon pa sa kama mo nakahigat, naka-aircon pa. Ang pag-aabuso ng tao. Alam niyo po nung araw, galit na galit ako sa mga employer na sobrang higpit sa mga empleyado. But I look at it both sides now. Dahil maraming mga tao, ang kilala lang nilang turing ay yung higpitan mo. Oras na hindi mo hinigpitan, hindi mo binantayan, hindi mo sinukat, aabusuhin ka. Subukan nyo ang mga pagawaan na walang bandy clock. Pagka hindi naman mga tananghali lahat ang dating ng mga yan, hanggang hapon na dadating, hanggang hindi na dumating. Pero parusahan mo, bawasan mo ng sweldo. Pag 10 minutes late, naku, mabilis, masakidlat kung dumating. Maraming mga tao, hindi nila gusto, iginagalang sila. Ang gusto nila, sila ay pinagmamalupitan, sinusukat, pinapagalitan, para lang mag-behave. That's why this kind of privileges must be earned. Noon, galit na galit ako sa mga may-ari ng mga kumpanya, some of them I knew, na pag may mga fast food sila, may konting maligwak, salary deduction yung empleyado. E pag hindi mo pala sinalary deduction, timba-timba na yung lumiligwak at wala siyang pakialam. Kababait pagka mga ano pa lang, temporary. Subukan mong i-permanent, bukas magwe-welga yan. No? Abuse. So, sabi sa Titus 2:9, teach slaves to be subject to their masters in everything. Magtataka kayo, bakit parang hindi nag-i-speak ang Gospels, ang Bible, against slavery? Nung panahon po ng Panginoong Jesus, better off ang mga slaves kesa sa mga free peasants. Ang mga slaves ay pinapakain ng amo nila para pakinabangang mabuti, kaya tinitiyak na makakain yan dahil binili yung slave, binayaran yan, baka hindi pakinabangan, tiyak na kakain yan. At ang mga slaves sa Israel after 7 years are free. At kung ang amo pa nga nun ay may citizenship na maganda, pag naging free ka, magiging sayo yung citizenship niya. So, hindi masyadong tinuligsa sa Biblia yung slavery dahil mas busog nun ang mga slaves kesa sa mga peasants who were free men, na talagang dumaranas na magutom, mamatay sa gutom dahil wala namang kumukup-kup sa kanila. So, abuse of trust. It's important that we be trustworthy. Luke 16:12, if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own?
Mga empleyado na binibigyan mo ng pribilehiyo o abuso. Bigyan mo ng kaprasong gasoline allowance, mamaya ipinapasyal na yung buong mag-anak na barangay, charge to the company. Bigyan mo ng representation allowance na dapat niyang gastahin sa mga kliyente ng kumpanya, pati debo ng anak niya naka-charge, no? Sa representation. Pag-aabuso. Kaya ang maraming mga dapat ay mga mapagbigay pa ng mga employer, hinihigpitan na lang nila. Huwag mong bantayan yung mga tauhan mo sa bahay, tulugan ang tulugan. Walang ginagawa. Pero pagdating mo, para mga bubuyog ang bibising gumagawa, magtataka ka kung maghapon sila ganito kabisi, hindi dapat ganito karami ang bahay. So isang malaking palabas, sa harap mo lang nila ginagawa, at akala naman nila yung nakakalusot sila. No? Akala naman mga empleyadong pagdating mo sa office ay punong-puno ng mga papel ang mga mesa, nakakalusot. Kasi sa pagmamanage, tingnan mo lang yung results. Anong mga bunga ng ginagawa nila, kahit hindi mo tingnan yung gumagawa, malalaman mo, meron ba siyang performance. Another abuse is abuse of kindness. Mga pinapautang na ayaw magbayad. Bakit ang mga nangungutang, ubod ng amo at bait pag nangungutang, at matapos mautangan ka na, naninigas ang leeg, hindi ka makita. Hindi ka man lang batiin. Ni hindi man lang sabihin sa iyong, saka na ako magbabayad pag puti ng uwak. Wala. Ikaw pa ngayon ang mag-aalala, nakalimutan na kaya niya. At ikaw pa ngayong nagpautang at tumulong sa kanya ng panahon ng kagipitan, ang hirap na hirap ang loob kung paano ka maniningil, kung paano ka magsasabi. Abuso. Abuse of kindness can also mean abuse of hospitality. Mga overstaying guests. Alam niyo po, ang tao, bisita lang for 24 hours. After that, hindi ka na dapat umaarting bisita. Hinuhugasan mo na yung platong pinagkainan mo. Kumukuha ka na rin ng pagkain dun sa mesa at nakikihain ka na rin at nilalabhan mo na rin yung damit na hinuhubad mo. 24 hours ka lang dapat bisita. Yung iba, 24 days. Sabi nga sa Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Kahit anong utang yon, kahit utang na loob, bayaran. At kung tayo po'y mahilig maging bisita mismo tayo, tandaan nyo yung policy to be welcome. The shorter the visit, the more welcome. Pagka hindi ka na sinasabihan ng husbang good morning, ting umaga, makahalata ka na magbalot-balot ka na at matagal ka na dyan. No? Pagka nakikita mo yung itlog, butas na yung gitna, kinuha na yung pula, inabot mo puti na lang, umuwi ka na. You have overstayed, you're welcome. Ang hirap naman po sa marami mga taong abuso, minsan mo lang maging bisita, sa susunod, tungkulin mo na, nabuksan yung tahanan at bisita mo na siya all the time. Yan pong pagiging bisita, ang ticket niyan is good for one admission. Inimbita ka, pumunta ka sa bahay ng may bahay, sa susunod, mag-antay ka uli ng imbitasyon. Hindi yung kumuminsang kang nakatungtong doon, pabalik-balik ka na. Ang ticket din, good for one entry only. Ang daming mga abuso. Yung mga abusado sa courtesy. Misan ikaw ay matulungin, maawain, you extend courtesies, you extend privileges. Mamaya, duty mo na yun. At mamaya, yung courtesy yung ibinibigay mo kay Juan, pipilitin na rin niyang ibigay mo kay Pedro, na pinsan niya, na kamag-anak niya. Humaba na ng humaba ang listahan ng iyong mga pinagbibigyan. Kaya napakahalaga po, duty natin sa Diyos at sa ating kapwa, huwag umabuso. Una, it's unkind, it's unjust, it's unfair. Number two, marami tuloy tao, dapat higit na mabait kesa sa arte nila ngayon, pero sa takot na maabuso, nagsusungit-sungitan na, nagtatapang-tapangan na dahil baka abusuhin mo. Napakaraming tao yung handang magbukas ng tahanan eh, pakainin ka minsan, tulungan ka, pero sa takot na baka hindi ka na tumigil ka o ulit, kaya ayaw ka mang pagbigyan kahit man lang minsan. Kung natututo po tayong huwag abusado, we will encourage so many other people around us to be kinder and nicer and less worried that they might be abused, less protective of themselves, less defensive. Of course, another abuse is abuse of other people's weakness. Bakit ganun? Pag nalaman mo ang weakness ng isang tao, kadalasan, gagamitin mo yung alam mo na yon para siya ay mapagsamantalahan. The abuse of one's poverty. Kawawang kawawa, yun pa ang lalong kakawawain. Abuse of ignorance. Sapagkat walang alam ito, walang malay, siya pa ngayon ang aking dadayain. Kaya hindi nyo malaman kung kaninong halima o humihiram ng kaluluwa yung mga illegal recruiters.
Alam na alam mo, nag-a-apply itong taong to go abroad kasi hirap na hirap sa buhay. Alam na alam mo na nangungutang lang o nagbebenta o nagsasangla para makapagbayad ng fee. Alam na alam mo ang hirap na dinaranas at alam na rin ang kanyang kamangmangan na hindi siya marunong na mag-check at lahat-lahat. Tapos pagsasamantalahan. Wala pala, pagbalik mo wala na yung opisina. Fly by night, lumipad na nung gabi. Saan kaya nga ang halimaw humihiram ng kaluluwa ang ganitong mga tao? Na alam na alam mong hirap na hirap ang iyong kapwa, pagsasamantalahan mo pa, lalo mo pang pahihirapan sa buhay. Katulad halimbawa nung mga nai-snatchan ka na nadukutan ng 100 pesos, nai-snatchan ng pagkanipis-nipis, almost invisible na kwintas. Yung kapwa mo mahirap, yung kapwa mo isang kahit isang tuka eh, nanakawan mo pa eh, alam na alam mo yung kalagayan niya at kalagayan niyo pareho. Saan ka kailangan kumuha ng ganong katigas na puso? Yung pagsasamantala sa mga nangangailangan. Kaya yung mga nagsasabing mga asawa na bibili ako ng mga jewelry daddy, investment din ito in times of need. Walang nakapagbenta ng alahas sa magandang presyo pag nangangailangan. Halos ipamigay mo na yan. Bakit? Dahil alam nung tao, nagbebenta ka, needy ka. So bakit ka bibigyan ng magandang presyo? Pabababain ang pabababain. At yung suot mo, idagdag mo na. No? Hubad ka pa ngayon ng kung yung gintong ngipin mo pwedeng makuha, isama mo na rin dito sa platito. Tapos ang mura-mura, because you are needy. Hindi totoo yung investment na yan. Kung magalit ng mga magagalit na misis, totoo yan, hindi yan investment. No? Sabihin nyo na lang na parang gumanda ako ng gumanda dadit, nang lalo mo akong hangaan, okay na yun. Diba? Para sa iyong ikasisiya pag nakatingin ka sa akin, itambak mo itong mga ginto sa aking leeg. Yun pa. Pero huwag nyo sabihing investment, alam nyo hindi totoo yun. No? At isang lanyo man niya, napakahinliit ng pagkakasanglang makukuha nyo, hindi kayo makakabawi ng inyong puhunan. Dahil pagsasamantalahan ng iba ang inyong pangangailangan. Yung pag-exploit natin sa weakness ng in terms of position of people, pag mas mababa sila kaysa sa atin, kaya may tinatawag ng mga sexual harassment. Hindi makakatanggi ang sekretaryang ito dahil may pinapaaral na anak. So halika, kumalong ka sa akin habang nagdi-dictation tayo. May dictation nga pala ako sa iyo mamayang gabi, pumunta ka sa akin. Yung mga ganyan, lalong-lalo po yung position, yung mga katulong natin sa bahay, halos hostage mo yan eh. Napaka-vulnerable nila sa pagsasamantala ng kapwa. Kaya kahabag-habag ang napakarami nating mga kababayan na nagiging domestic helpers, nakatira sa bahay ng mga banyaga na ang tingin sa kanila eh mumurahing kaprasong karning pwedeng mabayaran ng kaprasong barya. Kaya yung pagsasamantala, galit na galit ang Diyos dyan. Kung tayo po ay may kapangyarihan over people, especially if they are poor or ignorant or ill or needy, ang kapangyarihan natin ay ibinibigay ng Diyos para sila ikalingain at hindi para sila pagsamantalahan. Deuteronomy 24:14, do not take advantage of a hard man who is poor and needy. Poor na nga, needy na nga eh. Dadagdag ka pa sa sisip-sip ng kanyang dugo. Another abuse, of course, of others is abuse of emotion. Diyan magaling yung iba. Exploiting another person's positive or negative emotions. Kung sobrang masaya, pwedeng madilihensyahan to, masaya. Kung galit naman, pwede mong lalong galitin at ipabaril mo yung nakakainisan mo, mamamanipulate mo ang kanyang galit. So manipulation is a form of abuse of emotion. 1 Thessalonians 4:6, no one should wrong his brother or take advantage of him, especially his emotion. At meron pa pong isa under abuse of emotion, yung blackmail. Di ba mahal mo ko? So si boyfriend, sasabihin kay girlfriend, di ba mahal mo ko? So kung mahal mo ko, halika tayo magbiglang liko. So kung ayaw ni babaeng hindi magbiglang liko, hindi mo ako mahal. Ito namang si babae, papatunayan ngang mahal siya. O sige na nga, para papatunayan ko. Ba't yung papatunayan? Ano kayo, sira? Sabihin mo, ba't ako magpapatunay? Di ikaw. Kung talagang gusto mong patunayan mong mahal mo ko, ba't di mo ako igalang? Bakit ako ang magpapatunay? Nabaligtad yata yan. Si Delilah, ganyan ang gimmick niya kay Samson. Alam niyo si Samson, binigyan ng Diyos sa kapangyarihan na symbolized by his hair, which should not be cut. So mahaba ang buhok niya. Nazirite siya. May mga special person sa Israel na Nazirite. Isinusumpa nung ina sa Diyos na ang batang ito ay para sa Diyos all his life. Hindi siya iinom ng alak, hindi siya
magmamalabis sa pagkain at lalong-lalong hindi niya ipapagupit ang kanyang buhok. So napakalakas itong si Samson at natatalo niya yung mga kalaban ng Israel, pero nagkaroon siya ng girlfriend na taga doon sa kabilang panig, si Delilah. At si Delilah walang ginawa kundi suyu-suyuin itong si Samson, ganyan-ganyan nila mga tenga-tenga ni Samson para makuha niya yung sikreto, no? Judges 16:15, then she said to him, "How can you say I love you when you won't confide in me? This is the third time you have made a fool of me and haven't told me the secret of your great strength." At dahil doon sa emotional blackmail ni Delilah at kauungot ng walang tigil, ibinigay na rin ni Samson ang sikreto. At alam niyo yung nangyari, nawala ng lakas si Samson at nagkaroon siya ng isang kawawang wakas dahil nadala siya sa emotional blackmail. If anybody tells you, may kailangan siya, hinihingi sa'yo, hindi mo maibigay, hindi mo makaya, at sinabi niya, "But that's what friends are for." No? Anyone who says that is not your friend. Ang nagsasabi na ba't ng "that's what friends are for" eh yung nagbibigay. Ibinibigay mo, ayaw niyang tanggapin, nahihiya siya. Ikaw na nagbibigay, sasabihin mo, "That's what friends are for." Pero yung nanghihingi at namimilit, hindi siya dapat magsabing, "That's what friends are for, bigyan mo ako." No? Ang magsasabi noon, hindi mo yon friend. No? Isa pang pang-abusin itong mga emotional blackmail, yung mga naghihingalong magulang. Naghihingalo, sasabihin na agad kay panganay, "Panganay, alagaan mo ang iyong mga kapatid." No? Eh, paano katatanggi sa naghihingalo? No? So, papayag na ngayon si kapatid, "Opo, opo, matuloy na lang kayo, sige po." No? Dahil mukhang hirap na kayo, katitighok-tighok. Susumpa ka ngayon ng lahat ng sumpa. No? Alam nyo, kung kayo ay may girlfriend at hindi nyo balak, talagang pakasalan dahil nakita nyo may masamang ugali, huwag nyong dadalawin ang nanay niya pag naghihingalo. Naku, pasusumpayin kayo. Alagaan mong anak ko, paano ka tatanggi? Mapapasubo ka ngayon. No? Be wise. So, okay lang alagaan mo yung mga kapatid mo dahil bilin ng namamatay mong magulang. Alagaan mo si Junior. Pero my goodness naman, 30 years later, sanga-sanga na ang bigote ni Junior. Nakasandal pa rin kay Kuya, yan ang abuso. Nung paslit ka, sige, ipinumpa sa magulang na alagaan ka, pero ito ba naman ang sedula mo, itambak-tambak na? Junior ka pa rin. Kaya abuso. Psychological abuse ito. At yung mga may masakit sa puso. May sakit ako sa puso, masama ako magtampo. Lahat na ngayon ang hingin, ibibigay mo, ayan ang puso ko, tumitibok-tibok na. Mga abuse of emotion. Huwag tayo pong manipulative. Kayong may mga sakit sa puso, alam nyo yung arte, ano? At alam nyo yung totoo. Hindi tayo dapat abusive sa ganyan dahil sa takot na lang ng mga kamag-anak nyong mag-guilty pag bigla kayong nanigas, naaabusan na tuloy sila. Another abuse is abuse of passiveness. Abuse of silence, which Eve was guilty of. Nung si Emma ay nakikipag-usap sa ahas, tahimik lang si Adan, napansin nyo. Wala siyang sinabi. At dahil wala siyang sinabi, nagtuloy-tuloy itong babaeng to, pumitas, kumain, pinakagat pa yung asawa. Adam's passiveness was abused by Eve. Genesis 3:6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some of it and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Malinaw ito mga kapatid, nandun si Adan pero hindi kumibo. At hanggang ngayon, yan ang pagkukulang ng napakaraming lalaki sa mga tahanan. Hindi kumikibo. Kaya ang nangyayari, kuminsan nakaka-commit ng mistake si babae, ang kanya sabi, "Eh, hindi ka naman kumibo, wala ka naman sinabi. Ah, babaligtarin ka pa, ikaw na may kasalanan yan later." No? Kaya dapat, kung meron kayong dapat ikibo, kumibo. At mga kapatid, hindi kumikibo ang inyong asawa, hindi kumikibo ang magulang nyo, hindi kumikibo ang kapatid nyo, wala na kayong preno sa gusto nyong gawin. Meron talagang mga tao na ang karakter nila, hindi lang pala kibo. Hindi nagre-register ng protest, pero kung tatanungin mo at aarukin mo ang kalooban, ay sila hindi sangayon sa gusto nating gawin. Do not abuse passiveness and silence. Kaya po tayong mga Pilipino,
ay sobrang napagsasamantalahan ng kahit sino na lang ang gustong magsamantala sa atin. Sapagkat tayo'y mga walang kibo, kunwari. Pero pagtalikod naman, daldalang kayo ngayon lahat. No? Pambihira naman yan. Wala namang kwenta yung gusto niya mangyari. Pag dumating ulit, yes sir, opo, good morning. Tapos kwentuhan na naman kayo. Inis na inis ka sa tiya mo na umaabuso. Opo tiya, pagtalikod, pambihira naman si tiya. Gano'n na naman kayo. So, magre-reklamo rin lang kayo. Sabihin niyo sa harap niya, you know, water follows the path of least resistance. So you must resist what you don't want. At alam nyo, iiwas yun, nahahanap ng iba. Subukan nyo lang, merong gusto mag-utos, ang dami nyo uutusan, manimangot kayong tikas-tikas ang mukha nyo para sangkalan. Pag tinignan yung mukha nyo, sa iba iuutos yun. Resist. At lalong-lalo, resist evil. Sobra kasi tayo mapagbigay. Sobra tayong mapagpasensya. Sobra tayong mabait. Anong nangyayari? Laging tayo ang naabuso. That's why the silent majority is misrepresented and abused by the noisy minority, even in our country. No? Yung laging maingay, akala mo siya ang tinig ng bayan. Kasi marami naiinis o natutuwa, sinasarili lang, hindi kumikibo. Kaya dapat din in the interest of truth, marunong tayong kumibo. What are the tools of abuse, usually, na kamag-anak na ng mga napag-usapan natin? Of course, yung pinakahilaw at pinakamarahas, physical power. It's a tool of abuse. Malakas ka, kayang-kaya mong suntukin ang lahat, maabuso mo. Words are tools of abuse. Proverbs 12:18, reckless words pierce like a sword. Yung pong mga bata na inabuso ng mga hindi magagandang mga salita habang maliit sila, hirap na maging buo ang pagkatao hanggang sa sila'y tumanda. Yung napagsabi, hindi ka maganda, pangit ka, hindi ka marunong, bobo ka, maitim ka, lahat-lahat. Habang panahon, nagsisikap silang patunayan na sila ay kaibig-ibig, na sila ay maayos, at sila ay maganda. Nagkakaroon sila ng bitterness at walang agenda kundi maghiganti. Galit sa mundo, galit sa lahat. Kaya mga pinalaki sa ganyang mga masasamang mga pananalita, kadalasan yan din ang mga pinakamahirap makasama sa buhay. Kasi napakalalim ng sugat na ibinibigay ng salita. Nasalamat na lang na maaaring pagalingin ng dugo ni Kristo. Na sa Panginoong Jesus ay maaari nating i-charge yung mga nakaraan natin at huwag na tayong magreklamo pat magdrama patungkol doon dahil pwede tayong magkaroon ng bagong buhay, bagong puso, bagong pananaw. Salamat na lang. Pero kahit pa nga magsasabing Christian sila at laging may dalang Biblia ang kilalaki, yung iba hindi pa siguro nila nadidibdib ang ibig sabihin ng magpatawad, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya dala-dala pa, kim-kim sa kalooban yung mga bunga ng mga masasamang salita. Don't abuse people with your words. Nung isang linggo po, ay ako'y pumunta sa isang patay at mahigit 50 taon na mag-asawa yung couple na ito at yung lalaki ang namatay. Nung daw may karamdaman na ito, sabi ng babae, sinasabi sa akin, nung yan ay malala na, sabi ko, awayin mo naman ako. Sabi ko, bakit po? Eh, yan din ang tanong niya, bakit ko gustong awayin niya ako? Sabi, awayin mo naman ako, kasi baka mamatay ka na. Sobra akong mahihirapan, kasi ang buti-buti mo sa akin. Galitin mo man lang ako kahit konti, nang meron man lang ako dahilan para tumigil umiyak. Kita niyo yon, kasi alam po, sabi niya, mahigit 50 taon silang mag-asawa. Ni minsan, hindi sila nagpalitan ng masamang salita. Ni minsan. Sabi niya, paano ko ngayon ipagluloksa yan? Sabi ko, well, huwag niya na ipagluloksa. Ipasalamat niyo na hindi kayo nagkaganon. Ipagpasalamat niyo na kahiram kayo sa Diyos ng asawang mabuti. At natitiyak ko po, naging mabuti siya sa inyo dahil mabuti rin kayo sa kanya. Kasi kung mabuti man siyang lalaki, kung wala kayong ginawa kundi magbunga nga na magbunga nga, after 10 years, manununtok na rin yan. Diba? Dahil nainis na. So ang kabutihan, sagutan yan cooperation. You bring out the best in another person or you bring out the worst. Kaya mga kapatid, kung tayo po'y laging sabing na kahit saan kayo magpunta, may nakakaaway kayo. Kahit saan kayo magpunta, may nakakasira. Huwag silang pagbintangan ninyo. Baka sa behavior nyo, merong isang bahagi na walang ginawa kundi palabasin yung halimaw sa kanya, imbes palabasin yung mabuti sa kanya. What do you bring out in others? What do you provoke them to become is your responsibility. So there's such a thing as physical power,
there is such a thing as psychological power. Katulad nga ng sinabi natin, yung power ng mga may sakit sa puso, yung mga power ng mga naghihingalo, yung mga power ng minamahal mo sa buhay, malakas yan. At kahit power ng mga employers, yung lang na takutin mo ang mga taong tatanggalin mo siya sa trabaho, wala siyang bonus. Ephesians 6:9, masters, do not threaten them, referring to workers. Kasi yan ang isang uri ng paggamit ng psychological power to abuse. Of course, we have already said manipulation as a tool of abuse. Romans 16:18, by smooth talk and flattery, they deceive the minds of naive people. So dapat hindi ka manipulative. Kung binigyan ka ng Panginoon ng maganda at mabulaklak at matamis na dila, gamitin mo para sa katotohanan, sa kabutihan, sa kagandahan, hindi upang magmaniobra ng mga tao. Another, of course, is coercion. Through coercion, the use of raw power or authority, which you've already mentioned, but there are many forms of coercion we can abuse. Sabi ng Leviticus 25:14, do not take advantage of each other. Power is for nurturing others, not for taking advantage of them. So sino po kaya could any one of us be guilty of abusing another person? Mga magulang, baka may inaabuso kayong anak para sa kapakanan ng ibang anak, lalo nung paborito ninyo. Mag-isip-isip tayo. Mga anak, kumisan inaabuso nyo ang inyong magulang para sa kapakanan ng inyong asawa. O inaabuso ang asawa para sa kapakanan ng magulang. Pwedeng mangyari yan. May inaabuso ba tayo? Isa-isahin po natin sa ating buhay, sino ang mga mabubuti sa inyo? Sino ang nagbibigay sa inyo halimbawa ng pera? Sino ang nagbibigay sa inyo ng pagkain? Sino ang nagpapahiram sa inyo o nagpapagamit ng bahay o ng sasakyan o ng anumang gamit? Inaabuso ba natin? O binibigyan man lang natin ng pahinga? Kung ikay pinapahiram halimbawa na kahit bahay, pwede mong sabihin, oh, ang tagal na naming nakatira, aalis na muna kami, baka may gusto kang gawin, baka may gusto kang patirahin. Hindi yung nando ka at hindi ka naalis. Pinapahiram ka lagi ng plancha, araw-araw, nasa iyo na, pwede mo naman sabihin, oh, isosoli ko na, baka may paplanchahin ka. At intayin mo naman, piliting kang, oh, huwag, nasa iyo na muna, dalawa naman ang plancha ko. O kaya ikaw na nanghihiram ang may sabing, dalawa naman ang plancha niya. No? So, hindi ikaw ang dapat magsabi nun, siya. At kung hindi niya sinasabi yon, bahala ka, magpasensya ka. Akala kasi natin, pag maraming bunga yung prutas ng kapitbahay, entitled na tayo. Marami naman siyang sasakyan, so ba't di natin naman gamitin ang isa? Marami naman siyang katulong, so pahiram nung isa dahil wala kaming katulong. Nagsikap nga yung tao para magkaroon siya ng marami, para guminhawa, tapos kukunin mo naman ang kukunin na hindi ka naman kasama sa kanyang pagsisikap. That is abuse. Ano po ang hinihiram ninyo madalas? Baka dapat pagpahingahin nyo naman yung nagpapahiram, hindi na lang siguro makapagsabi. Dahil nga, ayun, mabuting loob, mababang loob. Kaya tayo na ang mag-volunteer. Are you getting more for less? In your relationship with people, lagi ba kayong lamang? Are you getting more for less? Or are you getting much for little? May pinapalit kayo pero ang liit naman. Or are you getting much for nothing? Kabig na lang kayo ng kabig. The Lord hates dishonest gains. The Lord hates dishonest weights and scales. Nakalagay po yan sa Old Testament, kinamumuhian niya ang mga maling timbangan. Ibig sabihin, bumibili ka ng 1 kilo, nagbabayad ka para sa 1 kilo, ang nakuha mo lang, walang guhit, ayaw ng Diyos nun. Meron ba tayong ganung relasyon na ang mga tao are getting less than what they deserve from us? Panginoong Diyos, kami nga po ay nagpapasakop sa inyo. Nais namin magpasuri kung kami mga abusado. Nag-aabuso ba kami ng posisyon, ng relasyon, ng emosyon? Nag-aabuso ba kami na aming kapwa? Tunay na inyong puso ay panig na panig sa mga kapuspalad at mga kawawa. Kaya nawa, Panginoon, huwag niyo kaming makita na nasa kabilang panig na nagiging kaaway niyo. Turuan niyo po kaming suriin ang aming buhay. Kung totoo nga ba na kami ay posibleng nakakaabuso na ng kapwa. Baka abuso na kami ng kabaitan, baka abuso na kami ng courtesies. Turuan mo kami, Panginoon, na iayos ang aming buhay. At sa mga nang-aabuso sa amin, turuan mo kami magkaroon ng lakas ng loob na tumanggi. Turuan mo kaming manindigan para sa kung ano ang mabuti, para sa lahat at para sa amin.
Nawa, huwag namin, Panginoon, pagkamalian ang ibig sabihin ng pagiging makadiyos ay tanggapin na lang ng tanggapin ang pang-aabuso ng kapwa. Teach us to stand for what is true, what is right, what is just. At kung may mga nang abuso sa amin noong unang mga panahon, Panginoon, turuan mo kami magpatawad na, limutin na, at nang ganun, huwag kami maging alipin ng nakaraan, huwag kaming mabuhay sa anino ng mga di magagandang emosyon at mga damdamin. Palayain niyo po kami. Una, palayain niyo kami sa aming maaaring pang-aabuso sa kapwa. At palayain niyo rin kami sa pang-aabuso ng iba. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Marapat na pag-isipan ang ganitong mga usapin. Reviewin natin ating buhay. Kung may nakikita kayong inaabuso, minsan yung mga matatandang kapatid, nang aabuso yan ng mga masakakabata. Minsan sa mga hatian ng mga mana, mga hatian ng mga bagay, may nang-aabuso. Aanin natin ang salita ng Diyos. Aanin natin yung pananalig sa Diyos kung di natin susundin. Mamuhay tayo ng ayon sa kagustuhan ng ating Diyos. Reviewin natin kung meron tayong inaabuso at magpasya tayo ngayon din, tigilan ang pang-abusong ito. At kung maaari pang suklian natin sila o bayaran, gawin yan. At kung may umaabuso sa inyo, pag-aralan niyong tanggihan, hindi masamang tumanggi sa nang-aabuso. Pag-aralan din nating magpatawad dun sa hindi na natin masisingil pa at matagal na't natapos na nang sa ganon maghilom ang ating mga sugat. Yumuko sa presensya ng Diyos at hayaan ang Espiritu ng Diyos ang magpakita sa atin ang dapat nating makita. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang Do not abuse your fellow men. Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Jesus.